Balot ng pagdadalamhati ang mga kaanak ng 38-anyos sa si Jeffrey Castillo mula sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sa death certificate ng biktima, kumpirmadong severe leptospirosis ang sanhi ng pagkamatay niya. Ayon sa pamilya, August 10 ang unang makaramdam ng lagnat at pananakit ng katawan si Castillo. Lumalang kanyang kondisyon sa mga sumunod na araw hanggang sa binawian siya ng buhay. Hindi namin inaasahan, wala siyang kabilin-bilin para siya magpaalam. Ta, hindi niya alam na mamamatay siya. Kasi bago siya kasi pumunta ng doon, lakas-lakas niya, excited naman siya na nagumaling. Masakit sa amin. Nabiglang nawala yung anak ko. Parang hindi ako makapaniwala na mamamatay siya. Nagtatrabaho bilang helper sa Dagupan City si Castillo. Ilang beses na lumusong sa baha si Castillo kahit may alipunga. Every Monday, Dagupan po talaga siya ang biyahe niya sa market ng Dagupan. Na ngayon lang talaga na talagang siya yung natamaan ng lipo. Sa tala ng Center for Health Development Region 1, 45 na ang kaso ng leptospirosis sa rehiyon ngayong 2023. Hindi pa kasama sa bilang ang mga tinamaan ng sakit ngayong Agosto. Meron na po tayong 7 na kaso po nang namatay dahil po sa leptospirosis. So 3 po sa La Union, 3 din sa Pangasinan at 1 po sa Ilocos Norte. Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ang mataas na lagnat, panginginig ng katawan, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at kulay tsaa na ihi. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.